Kamusta? Ako si Yumi. Sa video na to, pag-uusapin natin ang pamilya, kabataan at ang early education ng pambansang bayani. Susuriin natin ang iba't ibang tao at pangyayari na nakaapekto at humubog sa buhay ng Batang Rizal. Kapag sinabi nating Batang Rizal, anong unang pumapasok sa isipan mo? If I would take a guess, ang iniisip mo siguro ay noong bata si Rizal ay nakitaan na siya ng kahusayan sa pagsulat. At ang patunay dyan ay ang tulang ito, sa aking mga kabata. Na kahit 8 years old pa lang siya, he already wrote a masterpiece that expresses the love of one's native language and the importance of freedom. Kung medyo hindi ka familiar sa title, siguro mas familiar ka dun sa highly quoted line ng tula. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. O kung hindi yung eksaktong line na yan, malamang ay na-encounter mo na yung different versions ng tula na may ibang variations. Pero alam mo ba na hindi naman ang Batang Rizal ang nagsulat ng tulang ito? Para malinawan tayo, pakinggan natin ang historian na si Ambeto Campo sa isang episode ng The Howie Severino Podcast. Yung pinaka-quoted natin na quote kay Rizal, yung ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, masahol pa sa hayop at malansang isda, di ba? Yung pala, hindi naman pala kay Rizal yun. Nung inumpisahan kong i-research ito, doon ko nakita na wala palang original manuscript ito, na-publish ito, patay na si Rizal. So nag-una kong inisip, ay ano kaya? Yung pala, hindi pala kay Rizal yung sa aking kababata. Diba? There are only two manuscripts na sabi nila kay Rizal written in Tagalog. Both of them are not by Rizal. Nagdududa rin ang ibang mga historians at scholars kung ang Batang Rizal ba ang nagsulat ng tula. Ayon sa kanila, ang 8-year-old na bata ay natututo palang magbasa. Kaya paano nangyari na sa edad na 8 ay nakapagsulat na siya ng tulang sobrang komplikado na may sukat at tugma? Isa pa, ang letrang K ay hindi naman laganap na ginagamit noong 1869. In Rizal's childhood, they spelled words with a C rather than K. At ang tula ay punong-puno ng K. Ang dalawa nga dito, makikita natin sa kalayaan. At ang word na kalayaan was not widely used in the 19th century. As a matter of fact, salamat sa mga sulat, malalaman natin na na-encounter lang ni Rizal ang word na kalayaan nung 21 years old na siya. At isa pa, tingin mo ba ay aware na ang Batang Rizal sa colonial condition ng Pilipinas sa ganitong musmus na edad para humiling ng kalayaan? Ganun ba talaga siya katalino o ino-overestimate lang natin ang kanyang mga kakayahan? Hindi lang yan ang kasinungalingan tungkol sa Batang Rizal. Baka narinig mo na rin ang kwento na ang Batang Rizal daw ang nag-imbento ng champurado. Ganto umuusad ang kwento. Ang paboritong almusal ni Rizal ay tuyo at isang tasang kanin na may kasamang mainit na tsokolate. Isang araw habang nag-aalmusal ang Batang Rizal, aksidente nitong natabik ang mainit na tsokolate sa kanyang plato na may kanin na tuyo. Nakita ito ng kanyang mga ate na tinalakan si Rizal. Ano ba yan? Hindi ka man lang nag-iingat. Ang sagot naman ng Batang Rizal, "Syo nga, sinadya ko yan. Hindi mo ba alam na kapag pinagsama ang kanin na tsokolate, makakabuo ito ng isang champurado?" Ang totoo lang sa storyang to ay isa sa mga paboritong breakfast food ni Rizal ay ang tuyo. Pero walang primary source na sumusuportang siya ang nag-imbento ng champurado. Isa pang kwento na puno ng kasinungalingan, ang storya ng chinelas. Ganito umuusad ang kwento. Naglalaro ang Batang Rizal sa may tabing ilog nang biglang nahulog ang isa niyang chinelas at tinangay ito ng alon. Dahil hindi niya na maabot ang chinelas na inalon at useless na rin yung isa niya pang suot, napagdesisyonan niyang ibato yung isa niya pang chinelas. Ang rason niya, para kung sakaling may makadampot man, at least ang makukuha nila ay magkapares na pwedeng gamitin. Ang selfless ng kwento, pinapakita ang kanyang kakaibang angking talino at malawak na pananaw. Pero hindi rin siya totoo. Ang mga kwento na to ay dinedepict ang Batang Rizal na parang isang superhero, na sobra-sobra ang katalinuhan, kabaitan at pagmamahal sa bayan. Kaso, ang mga kwento na to ay inimbento lang at hindi sumasalamin sa tunay na karanasan ni Rizal sa kanyang kabataan. Nakakalimutan tuloy natin na ang Batang Rizal ay isa pa ring bata. Hindi siya iba sa mga naglalaro, nakikipag-away, nagkakaproblema, umiiyak, nasasaktan, napapagod, natatakot at umiibig. We have lost sight of the real Rizal in his formative years. Therefore, we need to start correcting these inaccuracies and view Rizal as a normal child, not as a superhero.
Kung pag-uusapin natin ang buhay ni Jose Rizal o sa kanyang buong pangalan na Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, kailangan natin magsimula sa pinakasimula, mula sa kanyang kapanganakan. Noong June 19, 1861, pinanganak si Jose sa isang lakeshore town sa Calamba, Laguna. The birth occurred between 11 p.m. and 12 a.m. at ilang araw bago mag-full moon. Ang birthing process na nangyari ay hindi naging madali. Muntik pang mamatay ang nanay ni Jose dahil malaki ang ulo ng bayani. Pero buti na lang naging successful ang labor. Si Jose at ang kanyang ina ay parehas na nakasurvive. 3 days later, binaptize si Jose Protasio sa isang Catholic Church ng parish priest o cura paroko na si Father Rufino Coyantes. Ang sanggol ay pinangalan ng Jose Protasio pagkatapos ng dalawang santo. Kaya Jose ang pinangalan sa kanya ay dahil ang nanay niya ay deboto ng Christian saint na si San Jose o si Saint Joseph. Ang Protasio naman ay nanggaling kay Saint Gervasio Protasio na ang feast ay sineselebrate tuwing June 19 kung kailan pinanganak si Rizal. May mga reference na ini-spell ang pangalan na Protasio with an S. Pero dito, for consistency, gagamitin natin ang Protasio na may C. Habang nangyayari ang baptism ceremony, napansin ng cura paroko ang malaking ulo ni Jose Rizal. Namangha siya dito at in-advise niya ang mga family members ni Jose na ingatan ng bata. Sa tingin siguro ng cura paroko ay dahil malaki ang ulo ng bata ay malaki rin ang utak nito. Dahil sa kalakihang yon, he believed na lalaking matalino ang bata and someday he would become a great man. Pumunta tayo sa pangalan ni Jose Rizal kasi baka napansin mo na parang ang haba naman niya masyado. Like may galit ba ang mga magulang niya sa kanya? Well, wala naman. Pero kung napansin mo, tama ka, mahaba talaga siya. At ang dahilan dito ay kombinasyon kasi ito ng iba't ibang apelyido ng pamilya niya throughout the years. Subukan nating i-breakdown ng kanyang mahabang pangalan. Ang Jose Protasio, as I said, ay galing sa dalawang santo, kay San Jose at kay Gervasio Protasio. Ang Mercado naman ay galing sa kanyang Chinese ancestor na si Domingo Lamco. Ito ang context yan. Si Lamco ay isang Chino at nung nabubuhay pa siya ay grabe ang rasismo sa bansang Pilipinas. Hostile ang mga Spanish authority sa kanilang lahi. Para maiwasan ang anti-Chinese hostility ng mga Kastila sa kanya at sa kanyang pamilya, binago ni Lamco ang kanilang apelyido para maging Spanish. At napili niya ang apelyidong Mercado, na ang ibig sabihin ay market, which is ideal kasi mga merchants ang lahi niya. Ang Rizal naman ay inadapt ng mga Mercado noong 1840s dahil sa Claveria Decree. Context ulit. Noong 1840s, ang Governor General na si Narciso Claveria ay nag-issue na ang bawat Filipino ay kailangan magkaroon ng apelyido. Isang step para ma-improve ang census data at tax collection. Ang bawat province noon ay binigyan ng listahan kung saan mamimili ang mga pamilya ng kanilang apelyido. Ang mga apelyidong yon ay galing sa libro na to, sa Catalogo Alfabetico de Apellidos o Alphabetical Catalog of Surnames sa English. Ang mga Mercados ng Calamba ay pinili ang enlisted name na Rizal. Ang original choice talaga nila ay Rizal, which means the green of young growth or green fields para konektado sa kanilang kabuhayan. Kaso na-deny siya for some reason. Pero kahit pinili nila ang Rizal, patuloy pa rin nilang ginamit ang surname na Mercado. Bakit? Dahil ang surname na Rizal ay nag-cause ng confusion sa commercial affairs ng pamilya. Kilala kasi sila bilang mga Mercado ng Calamba. Kung gagamitin nila ang Rizal, edi hindi na sila marirecognize ng mga tao. So, ang ginawa na lang ng tatay ni Rizal ay kinumbay ng dalawang surname para maging Rizal Mercado. Pero mas madalas ang ginagamit niya lang ay yung apelyidong Mercado dahil nga mas kilala sila dun. Ang E naman sa mga Spanish names indicates the conjunction end. At nandito siya para i-separate ang patriarch surname sa matriarch surname. At oo, during this time nauuna talaga ang father's family name kaysa sa mother's family name. Ang Alonso naman ang matandang apelyido ng pamilya ng kanyang ina. Samantalang ang Rialonda ay ang inadapt ng mga Alonso dahil sa Claveria Decree. At kagaya ng mga Mercado, kahit inadapt na nilang Rialonda, patuloy pa rin nilang ginagamit ang Alonso. This seemed to be a common practice so that each family ended up with 4 surnames, each of the old and new family names of both the mother and the father. Kung medyo nahahabaan ka or medyo naguguluhan sa 4 na apelyido ni Jose Rizal, pwede naman natin siyang tawagin sa isa niyang nickname, Pepe. Bakit Pepe? Hindi ba medyo malayo? Ayon sa libro na In Excelsis ni Felice Prudente Santa Maria, ang mga letters na PP daw ay laging nilalagay after ng pangalan ni Saint San Jose. Sa Latin, ang PP stands for Pater Putativus, which means putative father.
Kasi nga, di ba, commonly accepted na ang legal father ni Jesus o Jesus Christ ay itong si San Jose o si Saint Joseph. Sa Spanish, ang letter na P ay binibigas ng P, na nag-lead para tawagin si Saint Joseph na Pepe. At dahil nga pinangalan si Rizal sa santo, tinawag na rin siya ng mga tao na Pepe. Si Jose Rizal o si Pepe ang pangpitong anak ng pamilya Mercado. Isang mayamang pamilya na nakatira sa isang Dominican-owned tenant land sa Calamba, Laguna. Ang kanyang tatay ay si Francisco at ang kanyang nanay naman ay si Theodora. Ang mag-asawa ay nakabuo ng 11 anak. Ang panganay na si Saturnina, ang panganay na lalaki na si Pasiano, si Narcisa, si Olympia, si Lucia, si Maria, si Jose, si Concepcion, si Josefa, si Trinidad, at ang bunso na si Soledad. Magfo-focus lang tayo sa mga magulang ni Pepe, pero kung interesado kong malaman ang details ng magkakapatid, nilagay ko pa rin sila sa video. Pwede mong i-pause or i-screenshot kung gusto mo. Kung hindi ka naman interesado, skip mo na lang. Okay, Francisco Mercado Rizal was more than just the father of Jose Rizal. He was a man of admirable qualities. Pinanganak itong si Francisco Mercado Rizal noong May 11, 1818 sa Binyan, Laguna at nakapag-aral ng Latin at Philosophy sa College of San Jose sa Maynila. Maagang naulila ang batang Francisco sa kanyang ama. Nung namatay na ang parehas niyang magulang, lumipat siya sa Calamba para magsaka sa isang asyenda na pagmamayari ng isang Dominican. Pero linawin ko lang na hindi naman naghihirap itong si Francisco. Sa totoo niyan, ang tatay ni Francisco na si Juan Mercado ay naging gobernadorsilyo ng Binyan ng 3 beses, noong 1808, 1813 at 1823. At ang lolo niya naman na Francisco Mercado rin ang pangalan, ay naging gobernadorsilyo din noong 1783 and incidentally owned the largest herd of carabao sa buong Binyan. Clearly, may na-inherit naman siguro itong si Francisco nung namatay na ang kanyang mga magulang. Pero dahil sa kanyang pagsusumikap ay mas napalago niya pa ang kanilang pera by engaging in farming and trading. Sa Calamba, si Francisco ay well-respected. In fact, ang tawag pa nga sa kanya ng mga tao doon ay Don Francisco o Don Kiko. Ang Don is an honorific prefix used to show respect and courtesy. Ang characteristics nitong si Don Kiko ay bihirang magsalita pero maraming nagagawa. Malakas ang pangangatawan at maayos ang pag-iisip. Dahil sa mga katangiang to, ang mga tao sa Calamba ay ginawa siyang kabesa de barangay o ang head of town. Itong si Don Kiko ay hindi lang mahal ng ibang mga tao sa Calamba, mahal din siya ng kanyang pamilya. Sa pag-aaral nga natin kay Pepe, makikita natin kung gaano kalaki ang admiration niya sa kanyang ama. Sa kanyang student memoirs, tinawag ni Pepe si Don Kiko as a model of fathers o huwarang ama. May mga obrang ginawa si Pepe para sa kanyang ama na mapapakita itong admiration na sinasabi ko. Noong 1881 nga, ginawa niya ang kanyang ama ng clay bust. At 6 years later, nag-spend pa siya ng time para gawan si Don Kiko ng life-size sculpture. Ayon din sa ibang mga sources, ipinangalan ni Pepe ang kanyang maagang namatay na anak kay Josephine Bracken na Francisco. Medyo hindi ako sure sa part na to kasi may mga sources na nagsasabing Peter daw yung pinangalan nila sa kanilang anak. Pero kung hindi man yung totoo, totoong totoo pa rin ang pagmamahal ni Pepe sa kanyang ama. Bago siya barilin, sinulatan niya ang kanyang kapatid na si Pasiano. Ang sabi niya, "Tell our father I remember him and how I remember my whole childhood, of his affection and his love. Ask him to forgive me for the pain that I have unwillingly caused him." Sinulatan niya rin si Don Kiko. Ang sabi niya sa kanyang ama, "My beloved father, pardon me for the pain with which I repay you for sorrows and sacrifices for my education. I did not want nor did I prefer it. Goodbye, father, goodbye."
Through Don Kiko's independence, determination, and hard work, he instilled in his son a free spirit that would inspire Jose Rizal to become who he was. Don Francisco's life and legacy are a testament to the importance of hard work, perseverance, and love for family and community. Makikita natin na maganda ang relasyon ni Pepe sa kanyang ama at ganun din sa kanyang ina. Baka nga mas grabe pa. Sabi kasi sa sinulat na memoir ni Jose kung saan dinedescribe niya ang kanyang ina, "Without her, what would have been my fate? After God, the mother is everything to men." Si Teodora Alonso Rialonda y Quintos, ang ina ng bayani, ay isinilang noong November 8, 1826 sa Maynila. Bago papakasalan ni Doña Teodora ang kanyang asawa na si Don Kiko, she's already living a comfortable life. Mayaman sila. Ang pamilya kasi ni Doña Teodora ay kabilang sa mahabang linya ng mga principalia class. Kapag sinabi nating principalia class, they were the ruling and educated upper class in the towns during the Spanish occupation. Ang mga original na principalia ay ang mga dating datu. Noong 16th century kasi, ang mga datu na to ay nakipagtulungan sa mga Espanyol na sakupin ang kanilang mga nasasakupan. Ang kapalit, gagandim pala ng mga datu ng mga posisyon sa pamahalaan, tulad ng pagiging gobernadorcillo at cabezas de barangay. Ang katayuan ng principalia ay namamana at kabilang dito ang posisyon sa gobyerno. Kaya kahit 19th century na, ang pamilya pa rin nila Doña Teodora ang mga gobernadorcillo ng kanilang bayan, ang highest position na kayang mahawakan ng isang Filipino noong time na yon. Ang kanyang lolo na si Cipriano Alonso ang naging gobernadorcillo ng Binian noong 1790 at 1802. Ang kanyang tatay naman si Lorenzo Alberto Alonso ang humawak ng posisyon na to noong 1844. Bukod sa pribilehiyong magkaroon ng pwesto sa gobyerno, ang mga prinsipalya ay mayroong mga hawak na malalawak na lupain na pwedeng ipaupa at exempted sila sa pagbabayad ng buwis. Dahil nga may kaya ang pamilya, napag-aral nila ang kanilang anak na si Deodora sa Kolehiyo de Santa Rosa. Sa kolehiyo na yon, she displayed a special inclination toward literature and music. And her education and refined culture set her apart from most women of her time. Ang kanyang characteristics ay ito: kahanga-hanga siyang babae, mabinikong kumilos, may talino sa panitikan, negosyo, at taglay niya ang kahalintulad na katataga ng isang babaeng Sparta. Ayon nga sa kanyang anak na si Jose Rizal, "My mother is a woman of more than ordinary culture." Si Teodora ang naging unang guro ng mga magkakapatid na Rizal. Tinuruan niya ang kanyang mga anak kung paano magbasa, magsulat, at magdasal. She also taught them values such as discipline, justice, and compassion. And most importantly, to treat Indios as equal. Teodora also act as Rizal's reading teacher and critic. And together, they would read books in their home library. Her love for literature and the arts would be passed on to her children, who would become renowned writers and artists in their own right. Maraming kwento tungkol kay Teodora ang makikitaan mo ng kahangaan. Pero I think ang pinakakahanga-hanga niyang ginawa ay nangyari bago siyang mamatay. After i-declare ng mga Amerikano na ang national hero ng Pilipinas ay si Jose Rizal, inoferan nila si Teodora ng life pension. Anong ginawa ni Teodora? Tinanggihan niya to. She said, "My family has never been patriotic for money. If the government has plenty of funds and does not know what to do with them, better reduce the taxes." Doña Teodora was not just a mother, but a force of nature that shaped the destiny of her children and, in turn, the destiny of her nation. Her unwavering commitment to education and culture ignited a spark in her children that would eventually lead to the birth of Philippine independence. Her legacy is a testament to the power of a mother's love and the limitless potential of a human being. Let her life inspire you to be the change you want to see in the world. And never underestimate the impact that a single person can have on the course of history. Maliban kay Doña Teodora, nakatanggap din itong si Pepe ng gabay at mga tagubilin sa kanyang tatlong tiyuhin sa mother's side. Nandiyan si Tio Jose Alberto, si Tio Gregorio at si Tio Manuel. Each of them played a unique role in shaping Rizal's character and skills. Unahin natin si Tio Jose Alberto. Si Tio Jose, isang talented artist, ang nag-nurture sa Batang Rizal para i-appreciate ang kagandahan ng kalikasan o the beauty of nature. Tinuruan niya rin ito ng iba't ibang anyo ng sining katulad ng pagpipinta, pagguhit, at pag-sculpture. Sumunod naman ay si Tio Gregorio.
Siya ay isang marunong na scholar na nag-instill sa Batang Rizal to love education. He emphasized its importance and the value of hard work. Ito rin si Tio Gregorio ang nag-encourage kay Rizal na maging critical thinker at dapat marunong mag-obserba sa kanyang kapaligiran. Makakatulong daw kasi ito sa pagpapalawak ni Pepe sa kanyang curiosity at kaalaman. Sa ilalim ng kanyang guidance, mas lalong nagustuhan ng Batang Rizal ang pagbabasa. Ang huli naman ay si Tio Manuel. Itong si Tio Manuel ay medyo worried sa physical development ng pamangkin niya. Kaya tinuruan niya ito ng iba't ibang athletic skills. Nandiyan ang swimming, fencing, wrestling at iba-iba pang martial arts. At that time kasi itong si Pepe ay lampa, mahina, maliit at sakitin. Pero dahil sa kanyang mga gabay, Pepe developed proficiency in these areas. Dahil lumalaki na ang Batang Rizal, napagdesisyonan ng kanyang mga magulang na magkaroon na siya ng mga private tutors para maihanda siya sa kanyang formal education. Isa sa kanyang mga tutor ay si Leon Monroy, dating kaklase ng kanyang ama. Itong si Leon Monroy ay nanirahan sa pamilya ni Rizal at nagturo kay Pepe ng Spanish at Latin. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng 5 buwan ay namatay itong tutor niya. At gusto ko lang linawin bago ka maging suspicious na walang kinalaman si Rizal sa kanyang kamatayan. Matagal lang may sakit itong si Leon Monroy. Pagkatapos ng kamatayan ni Monroy, ipinadala ni Don Kiko ang kanyang anak sa Binyan para ipagpatuloy ang pag-aaral ng Espanyol at Latin. Kasama dito ni Pepe ang kanyang kuya Pasiano. Ninirahan si Pepe at si Pasiano sa bahay ng kanilang tsuhin. Si Pasiano, dahil nga mas lubos na nakakatanda, ang nagsilbing father figure ng Batang Rizal habang nag-aaral siya sa Binyan. Ang kanyang naging guru sa Binyan ay si Maestro Justiniano Aquino Cruz, who Rizal described as a tall, thin man with a long neck and a sharp nose. Terror teacher itong si Maestro Justiniano, pero matalino. He knew Latin and Spanish grammar by heart. Ang unang araw ni Pepe sa eskwelahan ay hindi naging madali. Pagkapasok niya pa lang ng classroom, tinanong na agad siya ng kanyang guro. Do you speak Spanish? A little, sir. Do you know Latin? A little, sir. Dahil sa mga sagot na to, si Pepe ay pinagtawanan. Kinutya siya ng anak ng guro na ang pangalan ay Pedro, na dinescribe ni Rizal na ang pinakamasamang bata sa klase. Dahil sa pangungutyang ito, nagsimula silang mag-away. Si Pedro ay mas matangkad kay Rizal, kaya sa tingin niya siguro ay easy-easy lang na matatalo niya ang Batang Rizal. Pero dahil nga naturuan ng martial arts itong si Pepe, salamat kay Tio Manuel, eh natalo niya ito. Noong binitawan niya si Pedro, iniwan niya itong mortified. Sabi ni Pedro, rematch! Kaso tumanggi si Jose. Dahil sa time na yon ay gising na yung guru nila at natatakot siya na baka makatanggap siya ng parusa. Dahil sa laban na to, nakagawa si Pepe ng pangalan para sa sarili niya. Kaya pagkatapos ng klase, hinamon siya ng isang bata. Ang batang humamon ay si Andres Salandanan at magbunong braso daw sila. Kaso at this time, wala na kay Rizal ang kapalaran. Natalo siya at muntik pangang mabagok. In the following days, Jose was said to have other fights with the Binyan boys. Other than physical bullying, he also experienced verbal bullying from them. Nininame call siya at inutokso at binibigyan siya ng palayaw tulad ng kalambenyo. Pero hindi niya naman ito minamasama ng loob. Kasi ang mga tumutokso sa kanya ay kinoconsider niya ng mga matatalik na kaibigan. Na sa sobrang bait ay nakakalimutan tuloy niya ang mga wrong doings na kanilang ginagawa. Kung hindi niya minamind ang natatanggap niya sa kanyang mga kaklase, eh kabalik na rin naman kapag ang kanyang guru na ang pinag-uusapan. For his scuffles, he nonetheless received many whippings and blows on the open palm from his disciplinarian teacher. His teacher taught literally with a heavy hand. Sabi nga ni Rizal sa kanyang student memoir, I have no desire to spend my time counting the palo I receive or picturing my emotions when I suffered my first palmetados. Some envied me and others pitied me. Tales were told against me, sometimes with reason and sometimes without. And always it cost me 3 or 6 disciplinas. I usually won the classroom contest. Nobody beat me. And as a result, I surpassed many in class standing. But in spite of the reputation I had of being a good boy, the day was unusual when I was not laid out on a bench and given 5 or 6 blows. Malaki ang impluwensya ng pag-aaral ni Rizal sa Binyan sa kanyang pananaw sa edukasyon. Nung lumaki na ang batang Rizal, nag-reflect siya sa estado nito. Naniniwala siya ng edukasyon ay hindi lang isang obligasyon, pero isang investment na magdadala sa atin sa isang brighter future.
At matatamasa lang natin ito when schools become a safe haven and a playground of the mind, where young minds can explore and grow, rather than what he experienced, which can be likened to a dreaded torture chamber. Nung bumalik na ang batang Rizal sa Kalamba, his parents decided na he should stay there and later go to Manila. At during this time, ang kanyang tiyo na si Don Jose Alberto ay bumalik from Europe. What happened next is a scandalous story involving Rizal's family. Na sa sobrang scandalous ay para siyang isang modern teleserye. You know what? For fun, let's imagine it as a teleserye. Inihahandog ng Dreamscape Productions in association with ABS-CBN. Kakabalik lang ni Jose Alberto sa Europa at nagtaka siya sa kanyang nasaksihan. Ang kanyang asawa na lagi-lagi lang nasa bahay ay hindi niya mahagilap. Magandang hapon po, Don Jose. Nasaan ang inyong donya? Hindi ko siya mahanap. Iniwan niya lang ba mag-isa ang aming mga anak? Don Jose, si donya po. Huwag mo nang sabihin, malalagot tayo niyan. Ano yun? Sir, si donya po. Sabihin mo na, alam mo namang ayaw ko ng sinungaling. Sir, si Donya po ay... Sinabi na nga huwag mo sabihin na may kabit si Donya Teodoro na isang guardia civil na lagi niyang pinupuntahan tuwing pupunta si Don Jose sa Europa. Ay, dahil sa nalaman balita, pumunta si Jose Alberto sa kanyang kapatid para humingi ng payo, na ang pangalan din ay Teodora. Teodora, ate ko, hindi ko na alam ang aking gagawin! Alam mo, kausapin mo ang asawa mo. Alalahanin yung dalawa ang magagandang alaala ng nakaraan. Balikan nyo kung bakit kayo ikinasal. Sige, papalikan lang ako. Bye. Tandaan mo lang na kung kailangan mo ng gabay, nandito lang ako. Uy, bakit? Huwag mo na sila pakilaman. Buhay nilang mag-asawa yan. Alam kong siya yung pinakapaborito mong kapatid, pero kung gusto na nilang maghiwalay, eh pabayaan mo na sila maghiwalay. Nakita mo naman yung nangyayari sa kapatid ko, di ba? Hindi ko matitiis na makitang ganyan yung nangyayari sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay mas napadalas ang paghingi ng payo ni Jose Alberto sa kanyang kapatid. Ito ay napansin ng kanyang asawa na nagsimulang magduda sa kanilang ginagawa. Sa tingin mo, bakit kaya lagi niyang binibisita yung Teodora na yon? Malamang nahingi ng advice kasi nga nagka- tayo, di ba? Sabi sa'yo, friends na lang tayo eh. Siguro, balak nila akong lasunin! Napaka-OA mo naman. Dahil nag-aalala si Teodora sa puso ng kanyang kapatid, ay dumalaw ito kasama ang anak na si Saturnina sa bahay nila. Ang dapat na simpleng paghatid lang ng pagkain ay nauwi lang sa isang peligro. Musta, Teodora? Ang galing no, Teodora din pangalan mo. Huwag mo kong kausapin. Eh siya nga pala, may dala ko ditong pagkain kasi baka nagugutom ka. Parang ang sarap naman yan. Salamat. Ipakain sa aso. Napaka-savage naman itong Teodora na to. Dugi. O kainin mo tong dala nila. Masarap ba? Dugi. Namatay ang aso. Sinasabi ko lang. Eh huwag naman tayo masyado maging OA, Teodora. Sinasabi ko na nga ba, balak niyo akong lasunan. Okay, I'll try to be serious na kasi nakakalungkot ang sumunod na nangyari sa nanay ni Rizal. At masakit rin yung lalamunan ko, kaka-boses kay Teodora. Pero dahil sa pagbibintang sa kanya na sinubukan niyang lasunin ng asawa ng kanyang kapatid, hinuli siya at kinasuhan. And as a punishment, pinaglakad si Teodora ng 50 kilometers mula Kalamba papuntang Santa Cruz. Pinagbawalan siya na gumamit ng kahit anong sasakyan. Kailangan niya daw mag-suffer sa kahihiyan kahit ang panlalason ay hindi naman napatunayan. In his student memoirs, Rizal described the deep grief that he and his siblings felt for their mother's arrest. He wrote, "Our mother's arrest we knew was unjust. The men who arrested her pretended to be friends and had often been our guests. Ever since then, child though I was, I have distrusted friendship. We learned that our mother, away from us all in a long years, was ill. From the first, the alcalde believed the accusation.
He was unfair in every way and treated my mother rudely, even brutally. Finally, he persuaded her to confess to what they wish by promising to set her free and to let her see her children. What mother could resist that? What mother would not sacrifice life itself for her children? They terrified and deceived my mother as they would have any other mother. They threatened to condemn her if she did not say what they wish. She submitted to the will of her enemies and lost her spirit. The case became involved until the same alcalde asked pardon for her. But this was only when the matter was before the Supreme Court. He asked for the pardon because he was sorry for what he had done. Such was his meanness that I felt afraid of him. Attorneys Francisco de Marcaida and Manuel Masigan, Manila's leading lawyers, defended my mother and they finally succeeded in having her acquitted. They proved her innocence to her judges, her accusers, and her host of enemies. But after how much delay? After 2.5 years. Dahil sa ginawa sa kanyang ina, pwede nating sabihin na namulat ang batang Rizal kung gaano ka-cruel ang mundo. It was a moment of reckoning, a tipping point that would forever shape his destiny. The injustice she suffered fired up the beacons of destiny in her youngest son Jose Rizal, whose silent vow of nationalism was unbreakable and inexorable in its forward march towards the final conclusion of death and heroism. Maraming salamat sa panonood. Dito nagtatapos ang video. Dagdag ko lang, mabilis lang. Habang nire-research ko yung tungkol sa Batang Rizal, pumasok sa isip ko yung toxic trait ng mga Filipino families. Yung kinocompare ng mga magulang yung kanilang mga anak sa ibang bata. Bakit hindi mo gayahin si ganito? Ang talitalino. Bakit hindi mo gayahin si ganyan? Ang bait-bait, ang sipag-sipag. O baka nga may nag-compare din kay Rizal. Bakit di mo gayahin si Rizal? Ang bata-bata pa lang, ang galing-galing na. Pero again, as I said, at sa pag-aaral natin kay Rizal is hindi naman inherent yung mga admirable qualities na to. They were nurtured and developed over time. Yung nanay niya nag-spend talaga ng time para turuan si Pepe. At ganun din yung mga kapatid niya, pati yung mga tsuhin niya. So imagine if parents focus more on nurturing their children instead of constantly comparing them to others. Think about the incredible potential that could be unlocked if parents provided the support and encouragement necessary for their children to grow and develop their own unique strengths. When we nurture a children's innate potential, the possibilities are truly limitless. Yun lang, maraming salamat ulit.